Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pamamanhid at pangangalay ng ating mga kamay at paa. So, ano po ang tawag po sa English nito? Ito po yung tinatawag nilang peripheral arterial disease. Okay? Pag sinabi nating peripheral arterial disease, ito yung problema sa mga ugat. Yung mga kumikipot ang kanilang ugat sa daluyan ng ating dugo, yung kanyang tinadaanan, kumikipot siya. So, hindi po makadaloy ng maayos, kaya nakakaramdam po tayo ng mga pangangalay o kaya panghihina, nakakaramdam tayo ng pananakit sa mga paa natin at saka sa ating mga kamay. Ano yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo nitong mga ganitong problema? Unang-una ay yung mga diabetiko. Kapag ikaw ay diabetiko, syempre, mataas ang iyong sugar. So, kayang-kaya niya pong sirain yung balot ng ating ugat. So, kapag ka nasira po yun, manghihina po yung ugat natin. Tapos, sasabayan pa ng constriction ng mga nerve natin. Masisira sila. Hindi ho nagiging maayos yung pag-circulate ng ating dugo. So, ano ang dapat natin gawin kapag ka meron tayong problema nito? Kailangan bawasan natin ang ating sugar at kailangan manormalize po natin. So, iyan po ang gagawin natin kasi marami pong nagiging dahilan kung bakit nangangalay o namamanhid yung ating mga paa at kamay. Iba-iba rin yung approach natin ng gamutan. Kaya kung ikaw ay diabetiko at nakakaramdam ka ng ganon na sitwasyon na nangangalay ka, namamanhid ka, bawasan mo ang sugar sa iyong katawan. Ino-normalize natin. Then, pangalawa po, yung hypertension, yung mga may high blood. Pagka mataas yung pressure, nasisira niya yung pader ng mga ugat po natin. So, pag nasira yung bawat pader ng ugat natin, yun po yung nagiging dahilan na pamamahayan po, pag-iistakan po ng mga taba na kinakain po natin. So, magkukos po yun ng pagbara. So, kailangan i-normalize natin ang ating blood pressure doon sa mga kinakain natin ng mga natural tulad ng bawang, tulad ng lemongrass. Yan po yung mga natin pwede ninyo magamit kapag kamataas po ang inyong blood pressure. Nakakaranas din dito yung mga naninigarilyo. So pagka yung mga palaging naninigarilyo, nagkakaroon ng marami itong nicotine na pumapasok sa kanyang katawan, sisirain po yung ating mga katawan. Parang magiging kalawang po yan. Kaya dapat kapag ka ganun po ang nagiging sitwasyon, kung alam mo naman na ikaw ay naninigarilyo at nakakaranas ka ng pamamanhid at pangangalay, itigil po natin ang paninigarilyo. So yun po yung mga isosolve natin. And then, sa bawat gabi ay uminom ka ng red wine. 60 ml lang po ang iinumin mo bawat gabi para kahit papano ay meron kang mataas na antioxidant para hindi po masira ang iyong mga ugat. So ano pa? Yung mga matataas ang kolesterol, kung alam mo naman na ikaw ay overweight, mataba ka na, mahilig ka sa matataba, tapos nagkaroon ka ng pakiramdam na ganito, iwasan mo na rin yung pagkain ng matataba. So kapag iniwasan mo yung pagkain ng matataba, tapos nag-lower ang kilo mo, pinalower mo yung kilo mo, nag-ehersisyo ka, nagbawas ang kolesterol mo, then talagang babalik ka dun sa normal na hindi mo mararamdaman yung pagkakaroon ng pamamanhid. Yung mga laging umiinom ng alak, yung laging umiinom ng alam naman po natin na alak po ay acidic po yan. Kaya pagka yan po ang lagi nating iniinom, hihina po yung mga muscle at ugat po natin. Kapag naghihina yon, hindi ho maganda yung daloy ng dugo. So makakaranas ka rin ng pamamanhid at saka pangangalay. At saka yung mga puro gamot ang iniinom, puro gamot. So lalo-lalo na yung mga may TB, may mga HIV, umiinom ng mga pampaihi. So makakaranas kayo ng mga pamamanhid at pangangalay. Kaya dapat, yan yung mga iiwasan po natin kapag kalakaramdam po tayo ng ganun na sitwasyon. Then ano pa yung mga nakakaranas ng mga pangangalay at mga pamamanhid? Yung anemic. Kapag anemic ka, kulang ka sa dugo, kulang sa hemoglobin, makakaranas ka rin ng pamamanhid. So ano yung dapat mong gawin? Then maglaga ka ng malunggay. Then yung paglalaga ng malunggay, then iinumin mo ngayon yung pinaglagaan mo. So yan ang iinumin mo para kahit papano ay madagdagan po ang madagdagan ng hemoglobin ang iyong dugo. So ano pa yung mga pwede makadagdag? Pwede ka rin magdagdag ng
yung mga matataas na iron, mga matataas na iron supply, yung mga gulay, mga green leafy vegetables. So yan yung mga makakatulong sa iyo. Alam naman po, alam po ninyo na kapag kulang kayo ng iron, kulang din po kayo ng oxygen, kasi itong iron na to is yun ang nagdadala ng oxygen para maging maayos yung circulatory system natin, then magiging maganda yung pagbomba ng ating puso. Okay? So, ano yung mga nararamdaman nitong mga nagkakaroon ng pangangalay at pamamanhid? Unang-una, nagkakaroon sila ng pangangati. Nangangati yung kanilang balat. Tapos, parang may mga lamgam na naglalakad-lakad. So, yan po yung mga nararamdaman. Ano? Then, meron ka nararamdaman sa paa na parang tusok-tusok. Tumutusok-tusok siya. So yung iba, mataas na yung kanilang uric acid na hindi nila nalalaman. Then kasunod nun, yung pamamanhid na. Then yung mga nagkakaroon ng muscle cramping, no? Nagka-cramps yung kanilang mga paa dahil ito naninigas po yung muscle po natin dito sa may hita, yung malaking muscle po natin dito. Ito po yung second major circulation center po natin, itong muscle na nandito. Then makakaramdam din sila ng mga panghihina. Yung iba nga, nakakaramdam sila, nakukuryente pa yung katawan nila, nabibigla na lang sila na biglang nakukuryente yung katawan, nakakaramdam sila nga, barado po yung mga ugat po natin kapag gaganyan. Yung iba naman, varicosities, no? Nakikita ninyo sa mga paa nila, sa kamay nila, sa mukha, yung mga ugat ng nakikita ninyo, ano? Iba-iba, pumupulupot yung mga ugat nila, so sign po yan na barado ang kanilang ugat at nakakaramdam din yung mga yan ng pangangalay at pamamanhid. Ano? Then ano pa, pamumutla. Oh, nakakita kayo ng yung kamay niya, paan niya, namumutla, pulang-pula. So yun po, sign po yun na barado po yung mga daluyan ng ating mga dugo. Okay? Pagka yung iba pa nga, kapag ugat yan, ano, ugat yan, pupulusuhan mo ngayon yan. Kapag hindi mo siya mapulusuhan, walang puluso, walang active na, ano, na reaction. So, hindi po maganda ngayon na sign. Ano, kailangan yan na mabigyan ng attention ka agad. Kasi mahirap po yung nagkakaroon yan. Then, yung iba naman, sumasakit yung kanilang paa, pati kamay, yung iba hindi na makabangon. So, yan po yung mga nagiging cause ng mga pamamanhid at pangangalay. Then, meron tayong mga itinuturo, ano, mga dapat nilang gawin. Siyempre, unang-una, yung paggamit po ng mga halamang gamot na pwede niyong magamit. So, ito muna yung mga huwag niyong gagawin, o yung nagde-dekwatro kayo, yung paa ninyo nakaganon, ano, nakaganon siya, o kaya nakaganon yung paa, o nakaganon yung paa. So, bawal po yun. So, huwag niyong gagawin yun kasi hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo niyo doon. So, may stack up lang yung mga dugo po natin. Hindi siya makadali ng maayos. So, iiwasan po natin yan. Then, ang gagawin ninyo is itaas ninyo yung paa. So, elevated siya para kahit papaano ay maganda po yung flow ng blood. Ano? Kapag palagbubumba yung puso, is maganda po yung function niya. So, yan po yung mga gagawin natin. Then, pangatlo, kailangan yung maglakad-lakad, galaw-galaw. Okay, habang naglalakad kayo, gumaganda yung sirkulasyon ninyo kasi nabibinat po yung mga muscle, pati yung mga ugat. So, gumagalaw lahat. Okay, kaya napakahalaga po sa kalusugan po natin ay laging gumagalaw-galaw. Huwag lang yung nakahiga, nakaupo. Mamaya magkakaroon na kayo ng mana. So, hindi po magandang lifestyle po yon. So, ang gawin niyo ay lakad-lakad lang po. Mag-ehersisyo tayo para lumakas pa yung ating mga ugat at lumakas yung mga muscle. Then, bumili kayo yung mga soft na brush. So, pwede nyo i-brush. Pwede kayong magpa-massage sa spa. Pipindutin yung inyong mga paa. Foot massage ang tawag nila doon. Eh kung tinatamad naman kayo, lagi kayo sa bahay, then doon na kayo sa bahay, magtingin na kayo ng mais o kaya munggo, ilagay nyo doon sa bilao, then apak-apakan ninyo. So habang inaapak-apakan nyo yan, natutusok-tusok na nagagalaw po yung mga ugat na hindi nabubuhay. So mabubuhayin po noon, kaya apak-apakan lang ninyo yan. Okay? Then i-avoid ninyo ang stress, mag-avoid kayo ng stress nyo, maging positive lang kayo, matulog kayo ng maaga, gumising po tayo ng masigla. So yun po yung mga gagawin po natin. Wag kayong magpuyat, wag niyo abusuhin. Okay? Kung meron kayong stress, meron kayong problema sa pagtulog, bumili kayo ng lecithin. So ang lecithin natin available naman po sa ating
Outlet. Okay? Pwede nyong inumin yun bago kayo matulog. So, nare-relax po yung brain. Tapos, gumaganda po yung mga electrolytes saka yung kuryente na dadaloy sa ating utak. Kaya, napakaganda po ang lecithin. And, siyempre, huwag nyong kakalimutan din na uminom ng omega-3. Ano? Omega-3 fatty acids kasi anti-inflammatory sila. So, nakakatulong sila sa function ng ating puso. Yung mga B vitamins po, yung mga folic acid, B12, B1, B6 ay magandang tulong po, pampasigla po sa mga ugat natin. So, then sa mga ano naman, sa mga gusto naman na mag-improve yung kanilang mga paa, lalo na yung mga meron ng problema tulad ni Ma'am Hilda, nag-order po siya ng kanyang magnesium oil. Ito yung magnesium oil, i-spray lang ni Ma'am Hilda ito pagkatapos niyang magbabad sa tubig, ano? Sa tubig na may asin o kaya Epsom salt para gumanda po yung para mawala yung pamamanhid at saka pangangalay niya. So Ma'am Hilda, ito na po yung ano, yung payment ninyo, nakuha ko na. Then by Monday ko na po ito may padala kasi nga po sarado po ang LBC sa Sabado at Linggo. So ang gagawin mo Ma'am Hilda, kumuha ka po ng isang timba, kalahating Epsom salt o kaya asin, ilagay nyo po doon sa may maligamgam na tubig, magbabad po kayo ng 20 minutos. Tapos habang nakapagbabad po kayo, i-ready na po ninyo yung napakuluan na luyang dilaw at saka luya. Luyang dilaw, luya, bawang o kaya sibuyas. So paghaluhaluin na ninyo kung gusto ninyo, kung ayaw nyo naman only luya at saka yung luyang dilaw, pwede pagsamahin na ninyo. Then pagkatapos yung habang nagbababad kayo, pwede nyo siyang itsaa, inumin ninyo para mabawasan po yung uric acid, ma-relax po yung ating mga ugat at mag-function po ulit, ano? Magiging maayos po ulit yung ating ugat, then matatanggal po yung pagkakaroon po ng pamamanhid sa ating mga paa dahil ang turmeric o yung tinatawag nating luyang dilaw ay pangontra po ito sa blood clotting, no? Para makontra natin yung pagputok. Kapag kanilagyan mo naman ng luya, siyempre ang luya ay anti-inflammatory. So lahat ng inflammation na nararamdaman natin sa ugat natin ay kayang-kaya naman ni ordinaryong luya. At kung gusto naman natin ano, na maiwasan yung paglapot ng ating dugo, pwede mo naman pagsamahin si sibuyas at saka yung bawang. Isama mo yon, i-boil mo siya, lalo-lalo na sa mga diabetiko. So pwede nyo siyang inumin. Ano? Kapag iinumin ninyo yon, ang mangyayari doon ay hindi po lalapot ang inyong dugo. Okay? Lalabnaw po siya, gaganda po yung sirkulasyon, hindi po siya mamumuo-muo. So yan po yung mga naitutulong po ng mga halamang gamot, ano? Okay? So ngayon ay alam na ninyo yung kahalagahan, ano, ng ating hita, yung ating muscle dito sa ating hita, na yan ay ang pinaka-second, ano, second na major na circulation center ng ating dugo papunta sa puso. So itong puso natin at saka yung muscle dito ay kailangan laging naka-relax yan. Kaya nga ini-sprayan natin ng magnesium oil para relax siya din. Natutulungan mo yung puso para kahit papano ay hindi lumakas yung pagpalpitate niya. Kasi pag lumalakas yung palpitation, ibig sabihin nun nakukulangan siya ng supply ng dugo o kaya nahihirapan siyang magpadaloy o magpa-circulate ng ating dugo. Kaya alagaan po natin ang ating mga sarili. At kung kayo ay nakaramdam ng kakaiba at kayo ay nagdududa ano, sa mga ginagawa ninyo, ay malaya po kayo na pumunta at magpakonsulta sa inyong mga doktor para kahit papaano ay matulungan ninyo ang inyong mga sarili at magiging maayos ang inyong kalusugan. Ayan lamang po ang aking may papayo sa tanghali ito. Magandang tanghali po sa ating lahat.